Alam mo ba kung ano nangyari kay Susan? Naibalita na sa akin ni Berting. Anong ginawa mo, Hakbang? Anong gagawin ko? Hindi ko naman alam kung saan ang sigari. Sinong uululin mo? Nasasaktan ako. Lalo ko masasaktan, Negro, kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasa sigari! Nasasaktan ako! Negro, kahit sa telepono man lang, sabihin mo sa akin kung nasa siya! Sige na, Kirobin. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan pa kami. Opo, sir. Musta ka na? Gusto mo tawagin ko si Dr. Garcia? Wag na. Medyo nagsikip lang kasi yung dibdib ko kanina. Uminom na ako kagad ng gamot dahil baka mamaya atakihin ako eh. Pero maya-maya lang okay na ako. Ikaw naman kasi kung ano ata iniisip mo. Kaya nagsikip na naman yung dibdib mo eh. Di ba kabiling-bili ng doktor na huwag kang mag-iisip, makakasama yan sa kalusugan mo. Ha? Hindi naman ako nag-iisip eh. Siguro, nabigla lang ako kanina doon sa binalita sa akin ni Clara. Ano yung binalita? Sweetheart, bakit hindi mo nga pala nasabi sa akin na uminom daw ng lason si Susan? Ano bang napakabigat niyang problema at nagtangka siya magpakamatay? Sweetheart, huwag mo naisipin si Susan. Naagapan naman eh. Katunayan yan eh. Nasa bahay na at maayos na siya. Huwag mo naisipin yan. Pwede ba naman hindi ko isipin yun? Eh siguradong napakabigat yung problema niya. Para mag-isip siyang magpakamatay. Ano na naman kayang kalokohan itong ginawa ni Gary? Dahan-dahan, Berting! Sakit! Tiisin mo! Kailangan mapigil ang dugo, ang sugat mo eh. Ano ba talagang problema niyong dalawa? Hindi kayo magkasundo. Hinahan ko lang yung kaibigan mo, Berting. Dahil kung tutulog-tulog ako, baka ako ginagamot mo ngayon dyan. Paano naman kasi, Cardo eh? Pilit mo akong pinagsasalita sa isang bagay na hindi ko nalalaman. Sinabi ko, huwag mo akong gagalitin, Negro eh. Alalahanin mo! Sa dumating na si Berting, kundi, baka ginigit ang katanalig. Kandong! Uminahon ka! Malaki problema natin kay Susan eh. Siya ang pakiusapan mo! Dahil kung patuloy siya magmamatigas, pare-pareho tayo magkakaroon ng malaking problema dito. Hindi ka bibigyan ng Captain. Nakita mo na ang init ng ulo niya. Sabihin mo na kung anong gusto niya malaman. Papatayin ako ni Gary. Mauunawaan ka nun. Ano bang gusto niya? Ngayon ka na mamatay? Ano? Ang ibig mo sabihin, sinabi mo sa mami mo? O di ba sabi ko naman sa'yo? Tetestingin ko kung hindi na nga magagalit sa akin ng daddy. Pero Clara, ang kalusugan naman ng mami mong mga nganib. Bakit, Carol, ha? May nangyari ba? Ha? Wala naman, di ba? Pero kasi sabi mo lang, eh. Nagulat at nanikip ang dibdib ng mami mo, di ba? Eh, ganun lang naman yun, eh. So, umpisa lang yun, tapos mawawala rin. Tsaka mabuti nga yun, no? Sinasanay ko na siya sa mga nakakagulat na balita. Para sa ganun, hindi siya laging inaatake. Pambira ka talaga, oh. Isusubo mo na naman ang mami mo. Alam mo ba pag nalaman ng daddy mo na nagsumbok ka sa mami mo? Ay naku, magagalit sa'yo yun.
Yun na nga ang inaabangan ko eh. Dahil ngayon ko malalaman kung talagang tuto pa rin niya yung pangako niya. Magalit nga kaya siya o susundin niya yung pangako niya sa mami ko? Ano, Carol? Gusto ko pustahan tayo? Uy, tumigil ka nga. Maldita ka talaga. Tingnan ko ngayon kung hanggang saan ang tatagdi dati. Asa si Nagari? Pangako mo, Cardo, na hindi malalaman ni Gary na sinabi ko sa'yo. Nangako na siya sa akin. Negro, huwag kang mag-alala. Nasa Las Vegas sila ngayon. Kung hindi sila malilibang, ngayon sila maglo-long distance sa akin. At ngayon ko rin malalaman kung kailan sila uuwi. Huwag kayo magulala. Ibabalita ko ang nangyari kay Susan. Sabihin mo kay Gary, kung meron pa siyang konting pagmamahal sa kanyang mag-ina, madali niya pag-uwi dito. At kung wala na, huwag na niyang tangkain bumalik pa kahit kailan. Hindi natin pinagtatalunan kung sino nag-hatid o nagsabi ng problema. Ang pinag-uusapan natin ay naghahanap ako ng paliwanag kung bakit hindi mo pinagbigyan ng pakiusap ko. Bakit nakarating sa mami mo ang balita tungkol kay Susan? Bakit? Daddy, kung naibalita ako man yung kay mami, okay, hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Hindi ko sinasadyang baliwalain yung pakiusap niyo. Ang totoo niyan, nadulas lang naman yung dila ko kaya naibalita ko yung kay mami. Alam mo ba nangyari sa mami mo? Ha? Nagsikip na naman ang kanyang dibdib dahil sa binalita mo. Sus lang. Ano sinabi mo? Ha? Ano sinabi mo? Daddy, wala nga sa loob ko yung pagkakasabi ko nung kay mami. Ngayon, kung malaking kasalanan yung nagawa ko, sige! Parusahan niyo ako! Pagalitan! Tala ko naman may kasalanan eh. Lara, nakikiusap muli ako sa iyo. Kung talagang mahal mo mami mo, sundin mo sinasabi ko. Dahil hindi tayo nakakasiguro kapag sinumpong muli sa sakit sa puso mami mo, baka manganib ang kanyang buhay. At kapag namatay ang mami mo, baliktarin man natin ang buong mundo, yun na ang hangganan ng kanyang buhay. Sinabi siguro ng doktora na huwag na muna kayo mag-iisip. Ang dapat na kailangan nyo, maglibang. Nay, kung talaga mahal nyo ako, magpagaling naman kayo. Nay, kailangan ko kayo eh. Nay, kailangan ko kayo. Hindi kita iiwan.
Nangako naman si Chocardo eh na pauuwi niya raw si Itay. At naniniwala ako, Nay, na hindi rin talaga aalis si Itay. Mahal ko lang kasi ang Itay mo, Mara. Mahal na mahal ko ang Itay mo. Nakita mo na, Carol? Ha? Nakita mo na? Kahit gigil na gigil pa siya sa akin, hindi yan ako ang magalit ng gusto. Tinadaan mo naman sa kalokohan, Clara, eh. Totoo naman sabi ng daddy mo, ah. Akala mo ba ganun ang may sakit sa puso? Pag nagkataong, kawawa ang mami mo. Gaga, alam ko yun, no? Ang sinasabi ko lang naman sa'yo, yung tinupad ng daddy yung pangako niya sa mami. Kahit gusto niya talagang magalit ng gusto sa'kin, nakapagpigil pa rin siya. Pero huwag kang pasisiguro, Clara. Kapag may masamang nangyari sa mami mo, ikaw ang masisisi. Carol, hindi naman mangyayari yun eh. Lalo na ngayon, malakas na ang mami. Hindi basta aatakihin sa puso yun. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang pagsubok ko sa daddy. Ano? Gagalitin mo na naman ang daddy mo? Mag-isip-sip ka nga, Clara. Baka hindi ka pa nasasaktan ng daddy mo, ha? Naku, baka masaktan ka lang talaga niya. Eh di subukan niya. Subukan lang niya. Pero hindi niya magagawa yun sa akin, Carol. Makikita mo, gagalitin ko pa siya ng gusto. Dahil kailanman, hindi niya na makukuha magalit sa akin. At lalong hindi niya na ako masasaktan. Walang nga ka, Berting! Ano bang pinahid mong hapti-hapti? Tintura di yodo yan. Kesa naman matitano ka. Walang nga ka, Cardo. Gaganti ako sa ginawa mo. Gagantihan kita, Cardo. Negro. Kuha ko sa'yo, palampasin mo na lahat ang ginawa sa'yo ni Cardo. Hindi ko palalampas itong ginawa sa akin, Berting. Kung noon, amnesia lang ang inabot niya. Ngayon, ibabaong ko siya sa hukay. Lintik lang ang walang ganti. Si Sir, ang auntie mo to. Tumawag na ba Itay mo? Hindi pa nga ho eh. Kumusta na inay mo? Kumain na ba siya? Nakakausap mo na ba? Nandun po siya sa kwarto. Natutulog na po. Mara, ipagdasal mo na lang ang inay mo. Ha? At hindi kayo pababayaan. May awa ang Diyos. At kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiyang pumunta rito at tumawag sa akin. Gaya na ipinangako ko sa inyo noon, hindi ko kayo pababayaan. Dalangin niyo kami, sir. Lalong-lalo na po ang inay ko. Sir, mahal-mahal ko ang nanay ko, be. Mahal-mahal ko po ang inay ko. Thank you.
Ay, ito na po yung pagkain niyo. Sinama ko na rin po dito yung pagkain ko para sabay na tayo. Lay? Nay? Nay, kumain na po tayo. Nay? Nay? Kinakain na tayo. Nay? Anong kailangan mo? Sino kahit bakit ka pumasok dito? Nay, ano nangyari sa Nay? Hindi kita kailangan! Lumabas ka dito! 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 Lumabas ka dito!